Hello, good day all, and good afternoon to all of you people out there, brad and sis, mother and father, lola and lola, ate and kuya and bunso. And here we go again, nandito na naman ako sa inyong harapan upang magtalakay na naman ng ibang paksa tungkol sa buhay at tungkol sa ating Panginoon. So, welcome to my vlog again, sharing the gospel of God. I'm here in front of you. So, iba na naman ang aking tatalakayin at hindi po ito kakaiba sa aking tinalakay noon about sa pangangalo niya. So, it's about also the pangangalo niya pa rin. So, before I start, I want to greet all people out there and to all the listeners, to all the viewers, salamat po sa inyong pagkinig at panonood, sa inyong panonood at pakikinig sa akin, and to all the past vlog na ginawa ko, salamat po sa inyo. So, nandito na naman ako sa inyong harapan upang magtalakay naman ng paksa. At ituturoy natin ng aking tinalakay noon yung mga past few days kasi sobrang busy po talaga. Marang ginagawa kaya hindi ko na po na everyday po yung pagtatalakay ko ng paksa. So, sa lahat pala na nagme-miss sa akin ngayon, hindi ko muna kayo ma-replyan kasi po mag-vlog muna ako. We need to prioritize God first before everything. Okay? So, follow na po yun. So, first of all, ang tatalakayin natin ngayon is about pangangalo niya. So, ano ba yung pangangalo niya? So, alam na natin yun in my first, yung ano ko, tinalakayin on first in a few days, diba? So, alam na natin yung pangangalo niya. So, andito. Ang paksa natin talakay ngayon is about pangalo niya pa rin. Pero, tinatapos ba ng pangalo niya ang pagsasama ng mag-asawa? So, ito yung tanong ng marami. Tinatapos ba ng pangalo niya ang pagsasama ng mag-asawa? So, pangalo niya is pakikiapid. Yung mga bitka, yung hahanap ka ng problema, third party, mga lalaki, babae, ganun. Ang tanong dito ay tinatapos ba ng ang pagsasama sa pangalo niya, natatapos ba yun? So, ito yung sabi ng Biblia tungkol sa tanong na yun. Pinahihintulutan ng Biblia ang isang mag-asawa na tapusin ang kanilang pagsasama kung magkakasala ng sexual na imoralidad ang kanyang asawa. So, pinahihintulutan pala ng Biblia na tapusin ang pagsasama kung ito'y may dahilan ng sexual na imoralidad ng mag-asawa. Yung parang nangabit na ka, yung nakig-commitment na ka sa ibang tao, di ba? So, pwede para tapusin yun, di ba? Mateo 19, basahin natin ang mga versikulong babasahin ko bago pagkatapos ng basahin kong ito. So, medyo hindi lang po siya, mababa lang po siya. So, madali po tayong matapos. So, ganito yun. Ibig sabihin, pagkatapos ng isang gawang pagtataksil, ang asawang pinakasalan ay may karapatang magdesisyon kung makikisama pa siya sa asawang nagkasala o makipagdibosyo rito. Personal na desisyon ito. So, nakasasalalay ng asawa kung siya'y kung papatawarin ba niya ang kanyang asbana o asawa na nagkasala o makidiborsyo ba siya, makidiborse ba siya o anong gagawin niya. Desisyon yun ng asawa. Diba? Kasi sila yung mag-asawa, sila yung nagsama. So, desisyon yun. So, we can't judge ganun. Diba? Pwede niyang patawarin, pwede niyang hindi patawarin, pwede niyang patawarin, pero hihiwalayan niya. So, desisyon yun ng asawa. Nandito yun sa Galatia 6:5. Basahin natin yun pagkatapos nito. Pero sa mata ng Diyos, ang pag-aasawa ay sagrado at panghabang buhay. Makinig kayo, brad and sis. In the eyes of God, ang pag-aasawa ay sagrado at panghabang buhay. Hindi yun profesyon, hindi yun trabaho, kundi panghabang buhay yun. Commitment mo yun sa isa't isa sa inyo yung mag-asawa. Hindi yun profesyon at hindi yun trabaho na parang trip nyo lang mag-asawa tapos ganun pag may problema na hiwalay agad. Hindi ganun. Kasi sa mata ng Diyos, ang pag-aasawa ay sagrado at panghabang buhay. Ganun yun, brad and sis. So, 1 Corinthians 7:39. Basahin natin yun.
after this, kinapupuuta ng Diyos kapag ang isa ay gustong makidiborsyo. Kinapupuutan palaya ng Diyos pag ang isa ay gustong makidiborsyo. Batay sa mababaw na dahilan. Diba? Yung iba nakikipag-divorce in a little things, in a little... Yung parang hindi valid yung reason. Maliit lang na rason. Nakikipag-divorce na. Gaya ng hindi siya masaya. Makinig but insist, bag kang magpakasal kung hindi ka masaya. Diba? Hindi ka masaya. Yung napipilitan ka lang, huwag kang makisama, huwag kang magpakasal para hindi kayo umabot sa puntong ito na mag-divorce kayo. So, ganun yun but insist. Gaya ng hindi siya masaya sa kanyang asawa. Kaya nga ang pagdidiborsyo ay hindi isang basta-bastang desisyon. Malakias 2.16 and Mateo 9.36. So, ito yung sinasabi sa Mateo 5.32. Sinasabi ko sa inyo ng bawat isa na dumidiborsyo sa kanyang asawang babae maliban dahil sa pakikiapid o sexual na moralidad ay pangyayaring malantad siya sa pangalunya. So, sabi dito, maraming naghihiwalay at nagkikipag-divorce sa maliit lang na dahilan. Yung parang hindi ka lang masaya sa kanya. Yun parang ganun. Huwag ganun, Brad Insi. Sabihin ko sa'yo ngayon, huwag kang makisama, huwag kang magpakasal, o huwag kang gumawa ng paraan na magsama kayo, or ganun. Maraming mga ganun, Brad Insi. Pag hindi ka masaya, huwag kang magpakasal, huwag kang makisama. Kung hindi ka masaya, layuan mo, Brad Insis, habang hamaaga pa. Hindi yung napupunta kayo sa ganitong sitwasyon na kayo makikipag-divorce. Alam mo ba kung anong magiging cause nun? Yung mga anak nyo, kawawa yung magiging anak nyo, Brad Insis. Yung parang wala kayong kasiyahan sa isa't isa. Huwag kayong magsama kung hindi kayo masaya. O diba? Huwag ganun, Brad Insis. Isipin mo yung future, huwag ngayon, Brad Insis. Isipin mo yung magiging future nyo, di ba? Kung masaya ka ba sa kanya o hindi. Kung masaya ka sa'yo, mas mabuti kasi maganda yung pagkakahinatnan ng paglilasyon yung dalawa. Yung pag-aasawa nyo. Kung hindi kayo masaya, hindi magandang kahinatnan kasi kawawa ang magiging anak nyo. But insist, yun lang po yung sasabihin ko sa inyo. So, basahin natin ang mga versikulong aking sinabi kanina. So, Mateo 19 verse 9, ano kayang ibig sabihin at anong ibinigay na versikulo dito? 19 verse 9. So, 19 verse 9, basahin natin. Mateo 19. Okay, here. Mateo 19 verse 9, ano kaya ang sinabi dito? So ang sinabi sa Mateo 19 verse 9 is, ang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang hihiwalay ang kanyang asawang babae liban na kung napakikiapit at mangasawa sa iba. So ganun yun, Baninsis. Ganito yon. Hindi naman pwedeng makisama ka kung ikaw ay pinagtataksilan na. So, alam niya ng Panginoon. Naiintindihan niya ng Panginoon. Hindi naman pwedeng magsama kayo ay nagtataksilan na kayong dalawa. Walang masaya doon. Hindi na kayo magiging masaya doon. Diba? So, sinasabi ko sa inyo, sinumang ihiwalay ang kanyang asawang babae liban sa kung pakikiapid at pangasawa sa iba, ay nangagkasala ng pangalunya at ang mag-asawa sa babaeng yao na hiniwalayan ay nagkakasala ng pangalunya. So, ganyan yung sinabi sa Biblia sa Mateo 19 verse 9. So, basahin natin ang ibang verse dito. Balik tayo dito sa ating paksa.
Okay, here. Basahin natin dito. Okay, here. Matthew 19, kanina yun. Galatia 6:5. Basahin natin si Galatia 6:5. Basahin natin yon ang verse to, ano yung nakalagay dun. Galatia 6:5. So, Galatians 6:5. Okay. Ito yung binahagi na verse dito. Sapagkat ang bawat tao'y magpapasan ng kanyang sariling pasan. For every man shall bear his own burden. Ang bawat tao'y magpapasan ng sarili nilang mga pasan. So, talagang may burden ang bawat tao. Ganun yun, brad and sis. So, and kasusunod, kasusunod naman is ang personal na desisyon yun, di ba? Yun yung binigay dito. Bawat tao ay may sariling mga pasan sa kan ay magpapasan ng sarili nilang pasan. Di ba? So, may burden ang lahat ng mga tao. Kaya personal decision ito, pag ito'y nakipaghiwalay, kung ito'y dahilan ng pakikiapid. So, 1 Corinthians 7:39. Ano yung binigay dito? So, ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Diba? Ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. So, ikaw ay always married pag ikaw ay buhay pa ang iyong asawa. Hindi pwedeng magiging single ka kapag buhay pa ang iyong asawa. Ngunit, kung patay na ang kanyang asawa, ay may kalayaan siyang mga pasawa sa kaninong mang iibig sa kanya sa kalooban lamang ng Panginoon. Ganito yung bad insist. Ha? Alam niyo naman yun, di ba? Kung buhay pang asawa niyo, huwag kayong humanap ng iba. Huwag kayong makiapid, huwag kayong mga lunya. Pero pag patay na siya, may rason na kayong maghanap. Di ba? Di ba? Ganun yun. Pero kalooban niyo ng Panginoon. Pero, hantayin nyo ang kalooban ng Panginoon kung kayo bibigyan pa ba ng asawa o hindi na. Susundin nyo yung kalooban ng Panginoon, hindi yung gusto nyo lang. Kasi kung kalooban ng Panginoon, kalooban niya, hindi kayo mapapasama, kundi mapapabuti kayo. Mapupunta kayo sa isang taong parapat dapat sa inyo. Ganun yung Brad insist. Sabi dito, ang babaeng may asawa ay natalian lamang samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Hindi ka magiging single o hindi, wala kang freedom kung may asawa ka pa. Kahit ano pang gawin mo. Depende yan sa rason kung gusto mo magpakipaghiwalay sa kanya. Kung valid yun, kung nagtaksil siya, may iba siyang asawa or ganun, may iba siyang ano, nagustuhan, may iba siyang mahal, ganun, desisyon na yun. Kasi lahat tayo ay may pasan-pasan. May sariling mga pasan-pasan, so desisyon natin yun. Pero, pagpatay na ang iyong asawa, pwede nang maghanap ng iba. Yung mga tao, yung kung sino mang umibig sa'yo. Pero, kalooban nyo ng Panginoon. Sa kalooban lamang ng Panginoon. Yun yung sabi sa 1 Corinthians 7:39. So, balik tayo. Ano yung sabi dito? Dito naman tayo sa Malakias 2:16. Malakias 2:16. Ano yung sabi sa Malakias? Malakias 2:16. Ano yung sabi dito? Ang sabi dito sa Malakias 2:16, sapagkat aking kinapuputan ang paghihiwalay, sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, at siya'y nagtakip ng kanyang damit na may karahasan
sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kaya't ingatan ninyo ang iyong kalooban na huwag kayong magsalitang na may lilo, paglililo. So, ganun yung Brad and Sis. So, that is the last, that is my, this is the end of my vlog. So, tapos na po ako sa aking tinalakay ngayon. So, medyo hindi po siya mataas. Maliit lang po kasi. So, in my next vlog, pangangalo niya pa rin. Pangangalo niya pa rin yun. Pero, check ko kung mataas ba. So, here. Ano kaya dito? So, maaga tayong natapos. So, medyo mataas yung last natin paksa in my next vlog. Hindi ko pa alam kung kailan in my next vlog. So, before I end of my vlog, Brad and Sis, ito lang po yung masasabi ko sa inyo about marriage. Sa pag-aasawa, hindi po kasi yun madali. At hindi yun profession. Na pag na hindi din, wala, may contract yun, pero hindi po, wala pong katapusan habang buhay. Pag kayo'y nabubuhay pa. Hindi yung sinasabi na pag ayaw mo na, sige, humiwalay ka na. Pwede kang humiwalay pag may rason ka, may valid reason ka, like nang hanap siya ng iba, nagkasala siya, nagtaksil siya. Pero yung rason na hindi ka masaya sa kanya, hindi yun valid reason, Brad and Sis. Bakit mo siya sinagot? Bakit mo siya pinakasalan? O bakit kayo, bakit mo siya pinakasimahan? Bakit kayo nagsama kung hindi kayo masaya sa isa't isa, di ba? Bakit mo siya pinakasalan kung hindi ka masaya sa kanya? So, it's not a valid reason. Huwag mo sabihin yan. Kasi it's not a valid reason. Para sabihin ko sa'yo, kung ayaw mo pumunta sa, ayaw mo na ang kahinat na niyang pagsasama niyo ay maghiwalay, mag-divorce kayo, huwag mo siyang pakasalan, huwag mo siyang pakisamahan, huwag kang makipagsama sa kanya kung hindi ka masaya. While it's not too late, diba? Kung may freedom ka pa, kung hindi ka pa nakatali sa kanya, umiwas ka na, humiwalay ka na. It's not the reason na may anak kayo, it's not the reason na buntis ka or nabuntisan kayo, pero hindi ka masaya, hindi kayo masaya, so what's the mean? Unsa ano yung magiging ano doon, di ba? So, pupunta pa rin nyo sa hiwalay. So, dapat magsama kayo na masaya kayo sa isa. Tanggap nyo ang isa't isa sa inyo. Hindi yung may rason na may anak kayo, o ano ba yung may rason, o ano ba yung mga rason nyo. So, magsama kayo, magpakasal kayo. Kung kayo'y masaya, hindi yung pupunta kayo sa punto na magdi-divorce kayo. So, ganun yung balinsis. Na ang mag-asawa kasi, hindi yun madali. Sabi ko sa sarili ko noon, na madali kayang mag-asawa, pero ngayon nasagot ko na hindi pala madali. Marami ka pang luha na kailangan mong patuloyin. Marami pang araw na parang hindi mo na alam anong gagawin mo, madedepress ka pa, and how to handle the relationship, di ba? Pero mas madali siyang ma-handle pag may Panginoon kayo nakasentro sa relasyon yung dalawa. Hindi yung sa sarili nyo lang. So, kailangan may sentro kayo. Ano yung sentro nyo? Gawin yung sentro ang Panginoon sa relasyon nyo upang makaya nyo ang anumang mga sitwasyon, anumang mga problema darating sa magbuhay, mag-asawa sa inyo. So, ganun lang yun, Brad and Sis. So, and thank you so much for watching pala. Sa lahat ng nakikinig, sa lahat ng nanonood, salamat sa inyong lahat. So, hindi ko na lang isa-isahin ang pag-rate sa inyo. So, salamat po sa inyo kung sino man kayo dyan na nakikinig at nanonood. Sana po'y may napuha po kayo, napupulutan po kayong aral sa aking sinasabi ngayon. Kung hindi pa po nakakinig ng ibang vlog ko, tungkol po yun sa buhay ng tao, tungkol po yun sa Panginoon. So, kung gusto nyo pong malaman ang iba't ibang mga paksa, kung gusto nyo pong
ano ba yun, may makukuha kayo ng mga kaalaman, just scroll my ano lang po, my videos. May YouTube channel din po ako, pero hindi po active yung YouTube channel ko. So, dito lang po ako active sa ano, Facebook. So, thank you so much again and again for, before I end this, I want to leave some messages. May mga problema man tayo sa isa't isa, pero wag mong hayaan na sumuko ka. Wag mong hayaan na yung sarili mo ay mag-depress o mag-down ka na talaga. Isipin mo na lang na buhay mo lang talaga, wither-wither lang. Pero, mas magaan ang buhay pagkasama mo ang Panginoon sa iyo. So, yun lang po, brother and sis. Stay safe po kayo. Stay healthy po kayo. Lalo na po sa panahon ngayon. Always stay healthy po. And always pray in God and communicate in God and stay in God forever. Salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Maraming salamat po. God bless. Bye-bye.